Yo, what's up? Ikaw yung RB, nagbabalik at syempre ito yung isang reaction video na naman mula sa kanta ng ating mga kapatid sa larangan na musika. Syempre ang kanta ng ating re-review ay mula kay kapatid na Wang Buddhist 2.0. Yan, subscribe nyo yung kapatid, supportahan nyo. Lalagay natin yung pinakalink ng kanta natin dito sa description para madali nyo siyang mapuntahan. At the same time, mapakinggan nyo ng buo kasi dito i-review at ihimay-himayin natin to kapatid. At ang titulo ng ating i-review yung kanta ay Saksak This, no? Siyempre, ang kumanta nito si kapatid na Dipongol, yan. Saksak This. So, alam nyo naman na kung sino yung dinidis dito, no? Nakalagay dito. Grabe. Sak. Okay. About Saki to, about kay Saki, no? Yun yung pagkakaalam ko. Hindi ko pa siya napapanggan, pero nakalagay dito. Saksak. Diba? Alam nyo na yan. Titulo pa lang. At syempre, kung ikaw ay bago at napadaan lang dito sa YouTube channel, meron kong makikita dyan at subscribe button by click talaga kapatid sa tabi niya may notification bell. Kalimbangin mo para naman updated ka sa mga ilalabas ko pang mga video. At syempre, bago natin simulan ng pag-review, isa muna ang Pasa Kalye. RB Productions. Bibigyan kita ng pasakalyang simple lang. Yung tipong pang narinig mo to ay mahihibang. Bawat labas ko ng awitin ay nakaabang. Kasi alam nyo na brutal din ako maglibang. Iba ito sa kanta mo kaya sige pikit. May metapora to kuno pero yung bars pilit. Aanin pa ba yung lalim kung hindi si Sid? Halata na kanta mo sa sulat tinipid. Ano bang bago? Saksak, no? Dipongol. Saki, ang drama mo tulad ng sabon na mumurahin. Ibang tao ang binabanat, hindi mo kayang harapin. Ba, ito mabanggit ko. Ang drama mo, ikinumpara sa sabong mumurahin. Ibang tao ang binabanat, hindi mo kayang banggitin. Harapin pala, harapin ka. Saki. Ganyan ko lang. Ang drama mo parang akong sabon na mumurahin. No? Hindi ko naisip yun. Ano, pwede mo palang ikumpara si Saki sa sabon na mumurahin. No? Saki, ang drama mo tulad ng sabon na mumurahin. Ibang tao ang binabanatan, di mo kayang harapin. Si Andrew E, di mo pwedeng galawin. Hasla ng kultura, ikaw'y tuwag na alipin. Diba? Si Andrew E, di mo pwedeng galawin. No? Andrew E na yan eh. Alamat na yan. No. Tapos ikaw, si Andrew, hustler na ng kultura, ikaw diwag na lang naalipin. Yun sabi dito ni Dipongol. Ang tinutukoy niya si Saki, no? Puro saksak, wala namang laman, parang letra mo basa sa buhawi ng hangin. Puro saksak, wala namang laman, parang letra mo basa sa buhawi ng hangin. Lolo mo, no? Kumikita ang kabuhayan pero sa utang na bubuhay kay panamunin ng sistema sa kahihiyan ka. Gumagalaw. Pansin nyo ha. Wala sa rhymes. Hindi, may mga kasi, di ba, yung bitawan dito ni Dipongol, medyo nawawala sa rhymes. Pero kanya, yan talaga ang estilo. May ganyan siyang estilo. Estilo niya yan eh, no? At the same time, lahat ng ano, mga rapper may kanya-kanyang estilo o style. At ito yung estilo ni Dipongol, no? At kita niyo naman kasi ang ano dito eh, diss track, na simpleng diss track lang. So sa diss track, actually hindi naman natin kailangan talaga dito mag-ano eh, maglagay pa ng maraming metapora. Kung talagang ito yung sinasabing recta by recta kasi distract to eh, no? Ganun yun. Ganun yung pagkakaintindi ko dito, so, kapatid. Tuloy. Palamunin ka lang ng sistema. Sabi dito ni Dipo. Sa kahihiyan ka, gumagalaw. Yeah. Wow. Andrew E ang alamat, di pwedeng ipitin. Napapaganda ng tinig dito ni Dipongol. Dipongol din yung chorus. Dipongol ba? Dipongol. I don't know. Let me see. Dipongol o Dipongol. I don't know what is the real pronunciation about that. Wow, English yung mga kapatid. No? Ganda ng boss niya. Andrew E. Ay, ang alamat, di pwedeng ipitin. Real talk naman yun. Alamat na ang Andrew E. Yeah. Kultura kasaysayan sa'yo'y di maintindihan. Yeah, di ba? Ang kultura at kasaysayan sa hindi maintindihan. Meaning nun, hindi yun maintindihan ni Saki. Hindi abot ng kanyang kaalaman, yung kultura at kasaysayan na pinagdaanan ng isang Andrew E. At kung paano niya nilagpasan yun at itinaguyod ang Tagalog rap. Saki, ba't ka sumasabay?
sa agos ng kahihiyan. O diba? Saki, bakit ka sumasabay sa agos ng kahihiyan? Meaning nang bakit mo kailangan gamitin o bakit kasi na nauuso na eh na ano, 'di ba? Sinimulan ni nung isang amo niya natitirahin ng isang Android para makilala. At yung ganun na rin yung nagiging galawan ni sa ngayon, no? Sinasabayan niya na. sinasabayan niya ng ganung galawan para lang madagdagan o mas makilala pa siya, no? Agos ng kahiyan, bakit mo sinasabayan sa akin? Yan sabi dito. Di ka ba di sa eksena? Ika'y talunan. Yeah, talunan, di ba? Kasi na, meaning nun, nakapanood yun naman na ibang battle ni Saki. Ilan na rin yung talo niya sa mga rap battle, no? No? Nagkataon lang nakatapat niya si Yang Wan. Kasi Yang Wan, sanay ito sa rap battle with beats. So parang ngayon nga lang napanood si Yang Wan na lumaban sa acapella. So given na yun. Galawan niya ni Saki, acapella. Ito si Yang Wan ngayon lang. Nakalagay nga doon debut battle ni Yang Wan sa acapella. Kung nakita niyo, pakikilala sa kanya doon sa PSP. Debut battle. So, doon pa lang lamang na si Saki. Kasi mundo niya yung acapella. Mundo ni Yang Wan with beat. Na yung galawang old school na with beat. Sinubukan lang ni Yang Wan kung kaya, sa acapella. Dahil alam ko, kinuha siya as artist ng PSP para lumaban doon. So, given na doon pa lang, given na yun na talagang automatic lamang na dito si Saki kasi acapella to eh. Pero nagawa namang sabayan din ni kapatid na Yang Wan, si Saki, no? Di ka bagay sa eksena, isa kang talunan. At sa mundo ng acapella battle, rap battle na acapella, marami nang talo si Saki, no? Nanalo lang siya kay Yang Wan dahil mas tanay na siya sa acapella eh. Yun lang yun eh. Ika'y talunan. Talunan. Silabit kong mga linya parang bagyong walang tigil. Naghahari sa mikropono, ikaw'y di marunong humirit. Naghahari sa mikropono, ikaw'y di marunong humirit. Ano? Multisyllable. Kung mga linya parang bagyong walang tigil, no? Kung napansin niyo dito, na wala sa rhymes. Estilo to niyan ni kapatid na Dipongol, no? Dipongol ba? Dipongol. Basta yun, Dipongol na lang, no? Yun, estilo niya yun, no? Kumbaga, yung wala kang linya, no? Para kang bagyong walang tigil. Parang bagyo, ayun din mga linya niya, no? Multisyllable ko, mga linya, no? Parang walang bagyong tigil. Kumbaga, walang tigil yung bitawan dito ni kapatid na Dipongol. Binabato mo si Andrew pero ikay walang basihan. Parang tanong sa radyo, wala kang bakay sa sagot. Binabato mo si Andrew dahil walang basihan. Ang kinakatwiran kasi napahinggan ko yung isang ano din niya sa akin, dun sa isang review natin, nasabi ni Saki na una daw bumato si Yang Wan kaya binalik lang niya. Pero nung napanood ko yung battle, umpisa pa lang ng burst ni Saki, tinira niya na ang Donggalo. Sabi niya nga, kung napapanggan niyo, kung napanood niyo, kasi may nagsabi rin sa comment na nauna daw bumitaw si Yang Wan, kaya rumest back lang daw sa gumanti lang si Saki. Pero kung napanood yung PSP, no, binure, pero may mga na-upload pa rin naman. Kung napanood yung round 1 pa lang ni Saki, umpisa pa lang, sinabi niya na agad kay Yang Wan na wag mo ipatunayan ditong Donggalo ka. O ibig sabihin nun, nauna siyang tirahin ang Donggalo. Kaya bumalik lang rin si Yang Wan, 'di ba? Kaya hindi mali yung sinabi doon ni Saki na naunang bumitaw si Yang Wan. Ngayon kung hindi kayo naniniwala panoorin niyo 'yung battle, mapapakinggan niyo 'yan. Walang basihan, parang tanong sa radyo, wala kang pakay sa sagot. Parang tanong sa radyo na wala kang pakay sa sagot. Lalim eh, no? Lalim nung talinhaga dito ni kapatid na Dipongol. Walang basihan, parang tanong sa radyo, wala kang bakay sa sagot. Tulad ng patalimik sa iyo sa gasa, di mo kayang ibangga sa mga letra kung palaban. Tulad ng patalim sa iyong sa gasa, di mo kayang ibangga sa mga letra kung panlaban. Kumbaga, patalim, kumbaga yung
tulad ng ano, ng estilo mo, ng galawan mo, di mo kayang i-ano, ibang gayan sa panlaban ni kapatid na Dipongol, no? Yun ang ibig sabihin dito. Oy! Lalim yun, no? Mga salitang bumalot tulad ng jacket na makapal. Pag nag-rap ako'y armas, ikay, ano, latak sa aking mga galaw. Kumbaga, pawis ka lang. Yun ibig sabihin nun, ha? Diba? Lalim. Jacket, makapal. So, pag naka-jacket ka ng makapal, actually, pagpapawisa ka. Pag nag-rap ako, armas. Diba? Kumbaga, pag nag-rap ako, malano, parang meron akong dalang armas. No? Ikay, latak lang sa aking mga galaw. Diba? Pag naka-jacket ka, pagpapawisa ka, si Saki, hinalin tulad niya doon na isa lang siyang pawis, no? Magsisilbi ka lang pawis sa mga tira ko. Di pwedeng ipitin yan. Alamat na ang Andrew E. You know naman, di ba? Kultura at kasaysayan sa'yo di maintindihan. Yeah, chorus, ganda. Sabay sa agos ng kahihiyan. Ba't ka kasi sumasabay Saki sa agos ng kahihiyan? Di ka bagay sa eksena, ikay tanunan. Ang bawat talata ko may mga latigo ng hustisya. Bawat talata ko'y may latigo ng hustisya. Saki, ang disrespecto mo'y magbabayad ng buwis. Saki, ang di mo pag-disrespecto'y magbabayad ng buwis. Saki, ang di mo pag-respeto o hindi mo pag-respeto, yun ang meaning nun, eh, disrespecto. Disrespect, no? Magbabayad ng buwis. Ano kaya ang ibabayad? Hindi lang tul. Hindi lang buwis yan, sigurado. Daro, kundi digmaan ng utak. Yeah. Sa laban na ito, ikaw'y wala, parang hangin lang. Diba? Hindi lang to laro, ito'y digmaan ng utak. At sa laban na ito, ikaw'y wala, parang hangin lang. Kumbaga, hangin lang ang laman ng utak mo, no? Kumbaga, yung puro yabang lang, no? Hindi mo kayang panindigan. Yun yung ibig sabihin dito ni kapatid na Dipongol. At yun ang nais niya ngayon pa-batid kay Saki. Hindi lang to laro, kundi sa mga nagkwe-question, kasi alam ko mapupunan nyo at mapapansin nyo to, karamihan sa mga bitaw dito ni Dipongol wala sa rhymes. Estilo to ni kapatid na Dipongol, at the same time distract to. Kayo na nga rin nagsabi na pag nag-distract hindi na kailangan ng skills, di ba? Actually, kailangan pa rin ng skills, pero hindi natin kailangan ng ganung kagarbong bitawan. Rekta kung rekta. Kung ano yung gusto mong sabihin, sabihin mo. Ganun yun, eh. At ganun yung ginawa dito ni kapatid na Dipongol. Oh, banggit pangalan pa nga siya, Saki. Hindi niya na pinasegue-segue pa to. Hindi niya na ginawa pa ng alias. Automatic, Saki. Agad yung binanggit niya. Maan ang utak at sa laban na ito, ikaw'y wala. Parang hangin lang. Metapora ng bagsak mo, parang batang napahiyas. Metapora ang bagsak mo, parang batang napahiyas. Tagubad ang tunay na hari, ikaw'y ligaw na tupa. Oh, parang naligaw ka lang na tupa sa gubat ng tunay na hari. At ang tunay na hari, alam naman natin yan kung sino, di ba? King A.E. yan. Ang bawat galaw ko'y simoy ng hangin malakas. Ito'y dahan-dahang magpupura sa bawat bitaw ko ng palas. Ah, lalim. Yeah, ganda ng chorus. Ganda ng boses ni Dipongol. Shoutout sa'yo kapag na Dipongol. Ganda ng chorus ito. At the same time, yung boses niya. Kultura at kasaysayan sa'yo'y di maintindihan. Di ka bagay sa eksena, ikay talunan lang. Di ka bagay sa eksena, Saki. Di ka bagay, isa ka lang talunan. Yan ang sabi dito ni kapatid na Dipongol. Kaya't bago mumuling, lapas ng hangin ang mga hari. Ito, nabanggit niya dito. Kaya bago mo muling lapas tanganin ang mga hari. No? Meaning yan, mga. So, ibig sabihin marami. Marami yan. Alam naman natin marami. No? Kasi, merong master rapper. Ano, alam natin. Yan, si Francis M. yon, si Andrew E. Ay, si Michael Bindi ko. Alam ko anong bansag sa kanya. Tapos, hari ng Tagalog rap. Maraming hari. At yun yung mga una na nagtaguyod, yung mga naunang nagtaguyod ng Tagalog rap, no? Yan, yung mga hari. Kaya huwag mabanggitin yung mga pangalan ng hari. Hindi lang basta Andrew E. Hindi lang basta binanggit mo yung pangalan ni Andrew E.
'di ba? Hari nga si Andrew. Tapos babanggitin mo pa 'yung pangalan ng mga dapat na mga nauna na, bala, na lalapas tangani mo. Isang malaking kamalian 'yung kapatid. Kaya sabi niya dito, kaya bago mo lapastanganin, nabubulol ako. Ang mga hari, oh, 'di ba? Mga hari na. Hindi lang basta si Andrew 'yon, marami 'yon. Isipin mong mabuti kung saan ka babagsak. Yeah. Sa eksenang ito, Zaki, ikaw'y laos na. Isipin mo muna kung saan ka babagsak, Zaki, di ba? Ikaw'y laos na sa eksenang ito. And you e ang tunay, ikaw'y isang pataklang ng ulan. O di ba? Ang ingay ng aso ko pa sa iyo ng kapatid. Andrew E ang tunay, ikaw'y isang pataklang ng ulan. Kumbaga Andrew E, no? Dilubyo 'yan. Kumbaga sa bagyo, ano yan, signal number 5 na yun, mas mataas pa eh. Ikaw, patak ka lang ng ulan, ambon pa lang ang meron ka. Diba? Andrew E, pag nag-concert yan, kahit sa ang lugar, kahit sa ambang bansa, kahit hindi niya kababayan, real talk to, panoorin niyo yung mga video. Pag nag-concert si Andrew E, kahit sa ibang bansa, dinudumog. Diba? Andrew E yun, dinudumog yun. Ikaw, sa akin, pag nag-concert ka, dumuging kaya, sabi dito. Yun ang sabi dito ni Pongol, ha? Baka ambon ka lang, patak ka lang. Kumbaga, dinudumog, binabagyo pag anong, pag si Andrew Iyang nag-reconcert, no? Ganun yun eh, ibig sabihin nun. Oh, tapos na yon. Grabe, nabitin ako doon. Tapos na. Zaki. Balik lang natin sa titulo, kapatid, ha? Balik ko lang sa titulo, yan. Yan. Ang titulo nito, kapatid, nababasa niyo naman, Saksak, no? ang kamatan si kapatid na Di Pongol. Shoutout sa kapatid na Di Pongol. At syempre, meron silang YouTube channel kasi naka-upload to, kapatid. Yan yung Wang Buddhist 2.0. Lalagyan natin yung pinaka-link ng kanta na to dyan sa description para madali nyo siyang pumuntahan. At the same time, mapanggan nyo rin ang buong kanyang mga obra. Syempre, shoutout sa mga kapatid na Dung Caliber. Ang ingay! Ang ingay ng aso ko. Pasensya na, kapatid. Shoutout sa mga kapatid natin Dung Galo Records na sa PSP. Nakalagay dito, shoutout dyan sa PSP. No? Pangil sa pangil. At syempre, shoutout sa lahat ng mga kapatid natin na nasa kaharian ng Dung Galo, sa Galo Grap. At isang malang shoutout dyan kay King AE. At syempre, baka hindi ka pa nakasubscribe, kapatid. No? Click mo na yan. Subscribe button. Mikoy Arby nga pala. Maraming salamat, mga kapatid. Peace out.